kagaya po na inyong sinabi kanina, no, Mantas Bro, kasi na ang Myanmar, ang tangkad eh. Yeah. Pero siya yung natalo. So wala talaga sa height. Eh. It's in the speed. Yes. Actually, parang nagiging disadvantage pa kasi bago siya makatira o makastrike o makahit, ang layo nung trajectory, nung distance. O kaya may mas may advantage din kung tama lang din yung height at as yun nga, kung mas mabilis ka. Uh-huh. Dali may precision yung striking. Yes. Unlike the others na it would took you time para dumating. Para doon. Nabasa ka na. Yes. Parang gano'n. Yun ang iiwasan. Yes. At ito kaya, ano kayang ipapakita? At paano kaya? Nagsistretching na po. Pula po ang Pilipinas. Si Villardo Kunamay po yan. Inyong nakikita. Nakapula. At mga kalaban niya si Duc Hong Vu ng Vietnam na blue naman. Ang suot. Lightweight division naman po ito. So far, so good. Dalawa na pong Pilipino mula sa Arnie's team ang nagbibigay karangalan sa atin at pasok na sa finals. Pagkatapos po ng laban na ito ni Kunamay, ay meron pa kong dalawang laban sa semifinal round bago po tayo dediretso at papasok sa finals ng men's division. Meron pa rin ng Pilipino pagkatapos ni Villardo Kunamay. Ha? Lalaban pa rin po si Mike Bañares ng Pilipinas sa welterweight division naman, maya-maya lamang ang tabayanan po natin. Sama-sama nating panuorin at tunghayan ang magiging laban po ng ating mga kababayan dito po sa Arnie's competition, na national sport natin. So, confident tayo. Kumbaga sa ano, confident that we can do this well. Yes, diba? Definitely. Hindi lang makasurvive, kundi talagang do this well. Yes, no? Overwhelming. Overwhelming win. So, we're hoping, dahil po may dalawang pong gintong medalya po na pinaglalabanan dito sa Arnie's competition. Men's pa lamang po ang ating natutunghayan ngayon. Mamaya pong hapon ay maglalaban naman ng women's division. Siyempre, meron po tayo dyan kinatawan at kumpletong-kumpleto po sa lahat po ng division ay meron pong kinatawan ang Pilipinas dito sa Arnie's. Katunayan, tayo po may pinakamaraming atleta na nalalaban po dito sa Arnie's competition. Meron pong 20 Pilipino nalalaban sa Arnie's at ang inyo pong natutunghayan ngayon ay lalaban na ho si Villardo Kunamay para po sa lightweight division kontra kay Duc Hong Vu ng Vietnam. Panoorin po natin ito. Oh!
nakita nyo doon, mas superior ba tayo sa kalaban? Yes, even though matangkad ang kalaban, talaga nagpakita ang Pilipino ng galing at lakas. At yung bilis. Yes, yung bilis. Talaga, ang exceptional talaga. Tsaka yung striking niya is magaganda. Yung panning strike, yung abaniko kung tawagin natin. So yung kombinasyon ng classical striking na andun sa kanya lahat. Okay, ito na ulit. Sana momentin. Siguro ngayon pala. Ganda ng reaction niya. Ooh! Napapa-ooh tayo doon. Yes, so. Mantas, guro. Ano, napaka-linaw. Yes, correct. Ano na, no? Yung style niya, kala mo nakatayo lang, pero yung pala, biglang titira. Highly anticipated. Highly anticipated niya yung striking nung kalaban. Kumbaga, akala nung kalaban is susugod siya, pero hindi. He's waiting for him to strike. He thought it's in the body, but sa ulo pala. So clear na clear, kitang-kita. Oh, tatlong beses niyang ginawa 'yon. Yes, so parang nababasa na rin niya yung kalaban ko ano yung tingin sa kanya eh, no? Yes. So talagang mind game din ito bukod sa physical. Nakangiti po nung tinanggal yung headgear ni Villardo ko na. Alam niya na ho ba na kumpiyansa siya na mukhang ano, maganda ang kanyang ginawa. Yes, palagay ko sabi niya sarili niya, atin na 'to. Ay nakangiti na sila pareho nang kanya. Kanina walang ano eh, walang hingahan eh. Oo. Eh, mga professional po yan, mga yan. Inaantabayanan na lang natin ang magiging official po na desisyon ng laban natin, ng kababayan natin si Villardo Kunamay kontra kay Dong Hong Vu ng Vietnam sa lightweight division po. Semi-final round ng men's division. Ito iba rin yung ano no, yung kanyang naging estilo. Yung iba kasi talagang titira sa katawan, sa ulo. Siya medyo meron siyang minsan wait and see ano. Yes po. Ang kagandahan sa kanya nababasa niya yung movement ng kalaban kasi so malaki nga. So kita niya yung dating ng braso ng kalaban. So nababasa niya yung body movements nito. Kaya madali siya makaiwas. May ang dami niyang pagkakataon na nakaiwas siya sa tira. Yes. Pero itong kalaban, since matangkad, laging tinitira yung kanyang ulo sa bumbunan. Mm-hmm. Pero ito kasi, naka-counter naman yan. Yes, opo. At saka kagandahan po nito is, siya, yung striking niya is within the classical striking. Mm-hmm. Hindi yung pag nakadikit doon kahahataw ang kanya. Before you come in. Yes. 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 Now, nakikita niyo. Yes. Pakinggan na po natin ngayon ang anunsyo. Winner by unanimous decision, Red, the Red Kamamay of the Philippines. Nakakatatlo na po tayo mga kapuso sa Arnie's competition. Sunod-sunod po ang ating panalo. Talaga naman hong binibigay ng ating mga atleta ang lahat para matiyak po na tayo'y makakapag-uwi ng gintong medalya ha. Tayo po ay pasok sa finals
ng men's division, particular po yung una hong nakapasok na ay si Dexler Bulambao sa bantamweight division. Sumunod po na Pilipino ay si Mark, si Ninho Mark Taliedo sa featherweight division. At ang pinakahuli po ay si Villardo Kunamay sa lightweight division. Kapwa po sila aabante sa finals round ng men's division. Samantala po ay tutuloy naman tayo sa welterweight division. At ang maglalaban naman po ay ang Myanmar kontra sa Vietnam. At pagkatapos mo niyan, isa pang atleta po ng Pilipinas sa welterweight division ang sasabak. At siya po ay si Mike Banyares. Mga kalaban po niya si Bonly Moyun ng Cambodia. Ito ho, parang ano no, ang sarap, sabi niyo nga kanina, ang sarap maging Pilipino ngayon, ano, kasi kita niyo naman, panalo talaga. At pure unanimous, parang no doubt. Kumbaga parang with authority, nobody can question us. Oo, contest na wala. Ito ho, malinaw po ang ating mga panalo, talaga naman napakasaya dyan sa Angeles, Pampanga, sa Angeles Univito, si Ninho Mark Taliedo ng Pilipinas. Ngayon po ay antabayan natin ang lightweight division at ang susunod ay welterweight division finals. Ito na po ang huli. Dalawa na lamang po ang ating inaantabayanan sa finals round ng men's division bago po tayo magtungo sa women's division. Ito na po, naghahanda na yung next division, lightweight division na po tayo sa men's finals. Po ito, ang inyo pong natutunghayan, dito na po magkakaalaman kung sino ba makapag-uwi ng gold, silver, o bronze. Apat na bansa po ang naglalaban-laban sa Arnis competition. Nangunguna dyan ng Pilipinas, Vietnam, Myanmar, at Cambodia. Ang Pilipinas po may pinakamaraming atleta year for ano for Arnis. Ano? Nasa 20 po tayo. Ang Myanmar at Vietnam, nasa 18 ang kanilang ipinadalang atleta para dito sa Arnis competition. At ang Cambodia, meron pong 10 atleta na pinadala para sa Arnis. Magsisimula na po ang round 1. Ito ay sa pagitan ni Villardo Kunamay ng Pilipinas at ni Men Liyong ng Cambodia. Dito po Mantas Gurong Ipe, nakita niyo yung galaw na ni Anoeno ni Villardo ng Pilipinas at itong si Men Liyong. So kamusta po, tingin niyo ba mahihirapan tayo dito? Ang masasabi ko, hindi masyadong mahihirapan dahil sa nakita ko sa Philippine team natin, especially itong si yung ating player ngayon, si Villardo. Villardo. Eh, talagang ang kanyang precision sa striking, basang-basa niya yung kalaban niya nung una. Talagang maganda yung kanyang footwork, yung hand speed niya, timing, everything is there. Then ako, confident na mapagwagayan niya to. Oo, wag lang magkaroon ng kaanumang aberya. Like yung sinasabi nyo nga, yung biglang cramps, ano, sana wag naman, dire-diretso at magawa lang niya yung tama sa loob ng isang minuto, pati yung breathing, everything, makokombine siya. Pilipinas po ay nasa blue kanina kasi red tayo. Ngayon, blue naman po ang kulay ng Pilipinas at ang mga kalaban po na Cambodia ay color red. Ito po ang lightweight men's finals na po tayo. Dito na magkakaalaman sino nga ba ang pinakamagaling. Panoorin po natin ito live mula sa Angeles University, Pampanga.
Athletes, please verify if your name was called. Ming Lee Yok, Cambodia, Red Armor. Ming Lee Yok. Ming Lee Yok, Cambodia. Please acknowledge. Bilyardo Kanamay, Blue from Philippines. Thank you. This is the finals and championship match between Ming Lee Yok of Cambodia and Bilyardo Kanamay of Philippines for the full contact men's lightweight division. First fall for full contact women's bantamweight division on deck. Thunder Kay from Myanmar. Thieu Nguyen from Vietnam. Match number one for women's bantamweight division. Thunder Kay, Myanmar. Thieu Nguyen, Vietnam. Please proceed to the main table.
Okay, na po ang last and final round. Para makapigilhin nga po yun. Ah. Magaling din yung kanyang kalaban, ano? Yes, nakikipagsabayan si Meng Li Yong ng Cambodia kay Villardo. Pero sa inyo pong, Tansya, mukha bang nakalamang itong Pilipinas? Yes, nakalamang tayo, especially dun sa mga unang round kasi naging mas aggressive ngayon yung ating player. And at the same time, yung mga technique niya, sobrang confident talaga siya. Talaga, inilipat niya pa sa likuran. Ayun nga eh. Sabi ko, parang sa likuran, so hindi niya kita. Paano yes. kung malaglag yun? Ano? Ayun, nakakatakot yun ang mangyari. So, sayang yung kanyang pinaghirapan kung sakaling malaglag yun. Oo, pero ganun siya ka-confident, natansyado niya. Yes. Diba, yung kanyang stick, kung paano yung grip. Kasi kaya yung grip nun, diba, dapat may distansya mula sa dulo. Yes, opo. So, eh, isang hawak lang niya, alam na niya. Correct. Ganun siya ka, ano, sa precise sa kanyang mga technique. And at the same time, siguro talagang pinag-aralan niya yung kanyang ginagawa, ang ginagalaw niya. Kasi hindi siya, pag sinusugod siya, hindi siya umatras. Eh. Sinasalubong niya ng blocking ng paning or abaniko. Uh-huh. And then pag hataw niya, may balik siyang krusada. Uh-huh. Diretso agad yun. So nagiging technical siya sa mga striking niya. Kaya mas maganda yung puntusan niya compared dun sa isa na talagang rat-rat lang. Pero pumupuntos din at lumalaban. Magaling din po yung Cambodian. Pero is that a good move na kapag ikay inatake ng kalaban mo, huwag kang... mag-back, dire-diretso kayo atake? Actually, ang magandang move doon ko sa akin is, kung sa akin lang, is I'll go side to side instead of moving back. Pero dahil sa kanyang technique na sasalubungin niya yung stick ng kalaban and then ibabalik niya sa paning strike, which is also effective. Siya. Yes, so. Dito sa laban niya na to, naging epektibo yun? Yes, I think. Kasi talaga namang kung makikita natin, yung kanyang advantage sa kanyang yung paa niya, hindi niya masyadong minumove, pero yung kanyang kamay naman, mabilis naman na bumlak sa kalaban. And then, strike back. Oho. But medyo mas patangkad sa kanya rin yung kalaban. Yes. Eh, no? But sa ipinakita ni Villardo, parang it doesn't matter. Yes, because the height doesn't matter in Filipino martial arts. Pero sa bilis, mas mabilis ba ang ating pambato? Yes po. Kung makikita po natin, sumbaga, hindi niya na kailangan mag excessive footwork. Eh. Ang kanya lang, yung how he'll be kamay. Able to block. Oh, ngayon napansin ko hindi siya masyadong nagagalaw like yung iba na, 'di ba? Yung footwork. Yung sa kanya steady pero yung kamay ang bilis. Ang bilis. Oo. So, yun ba mas nakaka-save ng energy o hindi rin? Hindi rin. Mas mahirap 'yun. Oh, yes, actually kasi parang yung force to force binaano mo eh, nakikipaglaban ka ng force to force unlike nung yung footwork mo. Ilipat mo rito, lumampas siya, pwede ka mag-strike na lang normal. Pero ito, harapan talaga, yes. Sinasalubong niya. Bakit ho ba natatagalan? Mukha bang close fight ito? Meron ba silang pinag-uusapan yung ating mga hurado? Yes, actually, yung una, medyo ano tayo, pero humabol ng kaunti si Cambodia nung bandang huli na. Kaya ngayon siguro nahirapan sila. How are they going to give the final decision, siguro may mga fault na nakikita. Mm-hmm. So, let's see po kung ano magiging outcome nito. Pero hopefully. Oo nga eh. Yeah, sana unanimous din. Ano? Yeah, kasi so far, dalawa na po ang nagginto sa atin na unanimous ang decision. At ito po ay sa bantamweight division kung saan nagkampiyon. Nag-gold si Dexler Bulambao. At sa featherweight division naman, ang nag-gold ay si Nino Mark Taliedo. Si Villardo Kunamay po ang ating nakikita ngayon na lumaban sa lightweight division kontra sa pambato ng Cambodia na si Meng Li Yong. Ito ba posibleng pwede rin yung ma-extend ng 1 minute kung talagang kailangan? Yes, may 1 minute continuous competition. Pag kailangan, kung parang kasi kinakabahan ako pag ganyan, bakit ang tagal ng usapat, di ba? Opo, opo. Kasi parang walang final decision pa sila na makita, na malinaw. So, they have to talk about it. So, definitely, magkakaroon din ng final decision yan kapag nagkasundo sila dun sa mga penalties na nakita nila kung sinong less. Or kung magtatabla yan, magkakaroon ng 1 minute continuation. Correct. Pero nakita niyo may penalties both sides? Yes, both sides po. Talagang parehong aggressor, talagang parehong ayaw pa huli. So, ang ano na lang dyan is yung tamang striking na lang, tamang positioning, form. And then at the same time, yung aggression na walang tigil. Ano ho yung penalties na nakita nyo kanina? Yung mga grabbing, and at the same time, yung pushing. Yan. So, yun yung mga nakikita nila. Usually, hindi naman unintentional naman. Yes, kasi parang kasama instinct. Sa... Instinct kasi minsan nag-block ng normal ng kamay. Oho. Ito na. O, mukhang nagkaroon na ng desisyon. Kailangan pa bang mag-extend? O, anunsyo na po?
mukhang i-anunsyo na nila. Kasi pinapuesto na sila. So meaning to say, meron na talagang manalo. Okay, pakinggan na po natin. Result of the championship match for the men's lightweight category. Winner by majority decision. Blue, Delgado Tuamay of Philippines. Nagwagi via majority decision. Congratulations. Ikatlong ginto para sa Pilipinas. Arnis Team, Villado Kunamay, maraming salamat sa iyong hirap at pagsusumikap. Ikatlong ginto po para sa Arnis Team at sa Pilipinas. Tayo po yung nagbubunyo. Kinabahan ka doon? Yes po, sobra. Kasi hindi naman ako sanay tayo na, yun, naghihintay. Usually, yung dalawang nauna. Ang bilis, di ba? Tuloy-tuloy lang. Tsaka malina. Mm-hmm. So, medyo ano to, nakahanap siya ng katapat. Nahirapan din siya kay Cambodia. Yes, medyo nahirapan talaga siya. Pero of course, lumabas pa rin yung pagiging warrior. Oo, tsaka ano eh, no? Kahit na napansin mo na, ano, no? Na talagang lumalaban, mm-hmm. di ba? Ng sabayan, itong si Cambodia, hindi na-discaril. Correct, si correct. Ano si Villardo sa halip na nagano pa siya lalo nag tinuloy-tuloy pa rin yun. Oo, yun lang talaga eh, no? Ayan, no? Parang hinga, relieved na relieved. Hindi pa makangiti ng kulang sa sobrang pagod ano. Opo. Oo. Yung pawis niya. Nakakaasarap sarap ng pakiramdam na biruin mo yan ng ano. Yeah. Yan ang makikita natin pagkatapos ng bawat laban, ang watawat ng Pilipinas. Yes. Mga pasayan yan after. May pasa? Yes, meron po yan. Talagang may lumulusot po talaga dyan. Kasi oo, yung kanilang laban kanina, karaniwan meron dito sa kamay. Mm-hmm. Yun ang vulnerable sa pasaan. Yes, opo. Itong mga nasa inner. Ayan, yung sa may wrist, mm-hmm. yung sa inner, yung sa dito sa arms area. Pero yung pag natatamaan sa katawan, hindi masyado po yun. Opo. Kasi mas malakas. Ano yung foam niya? Mas makapal. Mas makapal. Yung dito sa may kamay, medyo mas ma... Opo, para makamove pa sila ng maayos. Kaya may ganung konsiderasyon. Mm-hmm. Kasi mahirap pag makapal din. Pero sa ulo, okay din makapal. Oo, kasi bakal po yung nasa harap nun. Uh-huh. Tapos ito, foam na buo na hanggang leeg, pati back. Kaya napaka-safe po ng Arnis competition. Uh-huh. So ito na lang, yung kamay at arms nila, yun ang malamang iindahin mm-hmm. niya pag tapos na siguro ng lahat. Mm-hmm. Mga ilang araw, no? Kapag... 2 to 3 days. 2 to 3 days, kasi nasa alapa-apa pa po lahat. After that, meron na siya mararamdaman. Na mga pasapas. Sa pag ganun, paano ang recovery nun? Normal din. Masahe? Hindi naman po. Hindi na? Normal lang. Hinahayaan na lang po yun. O kailangan mo uling mag-training. Kasi iba ganun sabi, huwag daw i-baby. Para bubuhatan ulit. Oo. Sa kanila, hindi. Sa amin naman po, parang... Hayaan lang namin yan. Pwede naman kami magpahinga, pero kusa siya mag-heal. Yung iba naman, ang ginagawa is, yeah, pinapahilot uh-huh. Sa atin. Ganun. Ganun. Simple lang. Mm-hmm. Pero sanay na dyan. Kumbaga, sanay na. Kumbaga, sa ibang mga atleta, sanay sa, ano, sa kalyo. Oo, tama po. Diba? Sa ating mga arnisador, sanay na dyan sa mga pasa-pasa. Apo. Tsaka parang sa kanila, it's a pride na meron kami yan for us. Yeah. Pag hindi ka nagkaroon ng ganyan, hindi ka nahirapan sa laban. Ganun ba yun? Totoo? Parang it's a warrior's ano. Pag may sugat ka or yes, may ano, that's a sign na naging mahirap ang laban mo, pero napagtagumpayan. Yeah, battle scar. Yes, correct. That's the battle scar. Yan ang battle scar na proud ka talaga. Bold ka talaga. At gusto mong magkaroon. Yes. Hindi yun, nadapa ka lang. Oo, ay wag yun. Yan po, tayo po ay nagbubunyi ngayon. Ginto po para kay Villardo Kunamay, ating kababayan, si Meng Lee Yong po, ang naka-silver mula sa Cambodia, at si Naing Thet at Duc Hung Vu mula sa Vietnam, kanina po ay sa Myanmar, ang naka-bronze medals. Ngayon po ay naghahanda na po sila. Didiretso po tayo sa awarding ceremony sa katatapos lamang na lightweight division sa men's puto sa Arnis. Thai Viet Phu from Vietnam, Mike Banyares from Philippines, please proceed to the court. Ito na po, magsisimula na po ang awarding ceremonies. Tunghayan po natin live mula sa Angeles University sa Pampanga.
please give it up for the Live Stakes Men's Lightweight Medalist. The medals will be presented by CDM Vietnam Grand Duc Phan. PECA President, Senator Juan Miguel Zubiri. BCDA President, Vince Dizon. And Deputy Chef de Mission, Stephen Fernandez. And the winner of the second bronze medal from Vietnam, Duc Hung Vu. The winner of the silver medal from Cambodia, Minh Le Yong. Gold medal goes to the Philippines, Bilyardo V. Funamay. Please rise for the national anthem of the Philippines. Congratulations to all our winners. We would like to invite our VIPs for a photograph opportunity with the medalists. Is a force to change the world.
also invite the team coaches for a photo opportunity with the winners. Again, we would also like to invite the team coaches for a photo opportunity with the winners. Once again, congratulations to all our winners.